Tampok sa ating balitang sports, panibagong karangalan para sa Pilipinas ang nasungkit ng mga atletang Pinoy sa katapos lamang na Asian Games 2023. Kung hayaan ang mga aksyong balita sa mundo ng sports mula kay Jasmine Canonoy. Ito na ang aksyon para sa balitang sports. Hashtag taas noong lumaban. Sa pagbabalik ng mga atletang Pinoy matapos ang Asian Games 2023, ang Pilipinas ay nag-iwan ng isang di malilimutang bakas sa iba't ibang larangan ng sports. Matapos magtagumpay ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Jordan, muling nakamit ng pambansang koponan ang kampiyonato sa mundo ng basketball na kung saan ito ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos ang 61 taong paghihintay. Nang mawalan na ng pag-asa na masundan ang gintong medalya noong 2018 sa Indonesia, ang mga manlalaro ng Gilas mula sa PBA ay nagtagumpay laban sa Iran at Jordan. Hindi man pinalad noong una ang pambansang koponan laban sa Jordan, ngunit hindi ito naging hadlang upang maulit ang tagumpay noong 1962 kung saan ang veteranong si Caloy Loizaga ay namayagpag. Gayunpaman, hindi dapat matabunan ang tagumpay ni EJ Obiena, ang top 2 pole vaulter worldwide at pinakamagaling sa Asia na nagbigay ng unang gintong medalya sa mga laro matapos ang ilang kabiguan nito. Makalipas naman ang isang linggo sina Maggie Ochoa at Annie Ramirez sa Jiu-Jitsu ay muling nagtagumpay sa kanilang kategorya. Hindi rin malilimutan si Yumir Marshall na lumaban para sa ginto sa boxing. Nabiguman ang boksingero ngunit siya ay lalaban pa rin sa paparating na Paris Olympics game sa pagkakasungkit ng silver medal. Samantala, si Juna Chuki ay ang huling atletang Pinoy na lumaro sa Asian Games at nabigong madagdagan pa ang medalya ng bansa. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay may 4 na gold, 2 silver at 12 bronze na medalya. Tulad ng inaasahan, ang China ay muling nangunguna sa kanilang 3rd pag-host sa mga laro. Ayon kay Tolentino, we finished 17th overall and that's another accomplishment. Let's look at the final placing and not the number of medals. Kinulang man ang 3 gold medal upang muling maulit ang bilang ng mga medalya noong taong 2018, naging masaya naman ang buong Pilipinas sa tagumpay ng ating mga pambatong atletang Pilipino. At iyan ang mga balitang sports. Maraming salamat sa mga atletang lumahok at nagbahagi ng kanilang mga talento. Ako si Jasmine Canonoy, sumasaludo sa bawat atletang Pilipino.